Nah, ini loh, ngembok mo. So, ayan guys, no. Nasa 400 pieces to. Lahat. 420. So, ilipat natin doon sa ating tank. Ang dami! It's me, Joop. Welcome to my vlog. Hi guys! Hello guys! So today's video, kukuha tayo ng mga swordtail dun sa pan. So ito, nakasadready na kami ng setup. Yung kung na-remember niyo yung mga previous video ko sa paggawa ng pan, so andito na siya. Nalagyan na namin ng tubig, so ayan. Nakita niyo, ready na siya. Lagyan ng swordtail. Tapos, update ko na din kayo dito sa kabilang pan. Kung gano'n na siya kalaki, yung mga swordtail natin. Ito na yung first batch natin ng Kohaku swordtail. Malalaki na sila, no? Nakita nyo, sobrang dami. Ayan. Ito. Ilang months na ito? Or ilang weeks? 2 months na ata, no? So, ganito na siya kalaki. Almost 3. Ayan, tingnan nyo. Sobrang dami. Yung dito yan, meron din dito. Ito yung second floor, yan. Ito naman yung pang third layer. Ayan nyo guys, may kalakihan na din yung ating mga swordtail dito na side. Ito yung sa taas. Ayan, syempre ang dami din, no? Tapos yung sa pinakababa, ito. Mga fry. Ayan. Sobrang dami din. So, ayun. Tapos dito, lalagyan natin ng panibago nandun sa pan. Lalagyan natin dito. So, tara, samahan nyo kami. So, ang first kakawin natin, sasipon muna natin itong mga dumi. Lahat yan, sasipon natin hanggang doon. Saka tayo manghuli ng sangkatutak na fry. So, let's go! Ayan guys, no, may naready tayong dalawang aquarium. Dito muna natin lalagay yung ating mga fry para mabilang natin kung ilan sila lahat. So, ayan. Ilan? Total of 21? 21. Yung masaypon po. So, ayan, no? Isang kuha lang, 21 pieces. So, ayan. So, dito naman ay sinasipon muna ni Kuya yung ating pan. Ayan. Kasi nasasali yung maliliit, no? Na swordtail, yung hindi pa marunong lumangoy. Nasasama dun sa sipon. So, kailangan natin lagyan ng net para hindi sila tawag nito, makuha sila ulit doon sa ating kuan, sa ating net. So may mga nahuli na kami dito, no? Around 321 pieces na to. Ayan, sobrang dami, no? So hindi pa tapos, no? Nakakuha pa din kami. Ayan, tapos na namin masayponan yung pan. So nakakuha na kami ng fry. Kumusta kayo dyan? So ayan, madami pa din, no? 23. Parang hindi pa rin nangalahati yung mga nakuhang fry. Probably mga tansya ko lang, mga sobra 1,000 plus to lahat. So tuloy pa din yung pagkukuha ng fry. Yung last na kuha namin dito, harvest, 1 month ago. So, ganyan na siya kadami, no? After 1 month, na hindi namin nakunan dito sa aming pond. So, ayan si Kuya John Rix. Hindi na to. Meron ditong nasama sa sipon.
Mamaya kunin natin yan. For the meantime, dito muna. Fish! Dami pa, no? Adere la gustamos a todo. Cuidado, te. Vente. De la. ¿Qué te dan? 2, 4, 6, 8, 9. Mira todo, 71, 80. ¿Cómo va? 71. Disculoid. 71. 80, 81. Pang 800 na, eh? 800 pieces na. 90. 2, 4, 6, 96. Apat talin ko kayo. Apa? Tama na, 96. Hindi, 100. 99. 114. Ah, may isa pa. 16. May isa pa. 17. Wala na si Bonjong. Sandali pa dito, no. Nasa pa. Ang dami. Siguro mga 100 din to. Sama yung dumi. 24. Ayun lang, ngambak mo. So ayan guys, no? Nasa 400 pieces to. Lahat 420. So ilipat natin dun sa ating tank. Ang dami. Bam. Dami, no? So, nasa mga total of
1-3 na to lahat, no? Ito lang lahat ng fry. Total of 1,300 pieces kasama dito sa loob ng 1 month na hindi na harvest. Ganun na siya kadami, no? So baka ubusin lang natin yung mga fry doon, tapos ilipat na natin doon sa taas lahat. Hi guys, welcome back. So tapos na tayo manghuli, no? Hindi na natin inubos kasi nga yung iba mahirap na ang hulihin. So kailangan i-arrange lang natin to. The breeder. Yan, no? Oh! I-arrange sa dating lagayan. Yan, no? Tignan mo, dami. Dami pang natira. Yan, pwedeng kamot na. So, ang gagawin natin ngayon, upunin na natin itong mga natitirang dumi. Kasi nga, nag-refill na tayo ng tubig, no? Ayan. Para dun sa nabawas na mga tubig. Uy, may stack pa. Dito na lang. Wala, may stack ka. Ginagawa mo. So total na nakuha na fry 1,450. So yun lang muna kasi yung iba mahirap nang hulihin. Baka sa susunod na lang na harvest kukunin itong mga ibang natira. So yun lang. Hey guys, yan yung nasa 1,450 pieces. Dalawang tank na po yun guys. Yan. So, nag-segregate na naman siya ng yung sword tail natin. Segregate yung maliliit at saka malalaki. Kasi yung malalaki, yun yung nauna. So, kailangan natin i-separate yung maliit. Sa wire. Tapos na namin i-segregate yung mga juvenile size. Ito. Yan, juvenile size. Yung mga fry size. Sobrang dami. Yan. Tapos yung pre-juvie. Yung almost breeder na. Yan. So, lipat na natin dun sa ating trapan. So ayan guys, lilipat na natin sa trapan yung ating swordtail. Kuhaku swordtail. Papakawalan na natin yung ating fry. Woo! Dami. Ayan guys, sobrang dami.
piling nila, oh. Ang laki ng kanilang lagayan. Andun yan sa dulo, no? Jovial size. Oh. Dito sa second layer, yan. Di mo na ito lalagyan kasi nga yung mga maselect ko na red cap tsaka yung mga walang kulay dito ko ilalagay sa second layer. So bukas magseselect tayo ng mga red cap tsaka yung mga walang kulay, dyan natin ilalagay. Tapos yung mga adult na isasama natin dito sa malalaki na mga almost breeder size. So dito natin yun ilalagay. Ito na guys, no? Yung adult. Oh, nandito na sila lahat, yung mga adult size. Yan. Yung gagawin natin sa next video, i-segregate natin yung mga red cap na kuha ko tsaka yung mga walang kulay. Lalagay natin dito sa ating second layer na trapan. So dito sila lahat, no? Segregate natin sila. So yun, abangan nyo. So yun nga, natapos din. Hapon na. So sa next video, abangan nyo. Isa-set up natin yung ating air pump para dito sa ating mga trapan. Bawat layer may air hose. So siguro airstone lang ilalagay natin bawat layer. So, abangan nyo guys. So, hanggang dito na lang yung video. Fish!